Hey guys! Once again, this is Coach J. Gregorio. Welcome back on my YouTube channel. And sa video na to, ang pag-uusapan natin is yung top 9 na mistakes on Facebook ads na kailangan mong i-avoid this 2022. So makakatulong to, especially if you are beginner pagdating sa Facebook ads, nagsisimula ka pa lang, or meron ka ng experience. Dahil ang Facebook ads, alam mo ba na everyday may changes. Okay, so kailangan nating mag-adapt, kailangan nating aralin, kailangan nating malaman ano ba yung mga changes na to to adapt sa advertising policy, on Facebook, algorithm. So ito yung top 9 mistakes, okay, na i-share ko sa iyo na alam kong makakatulong sa iyo on doing Facebook ads. So kaya naman, kung first time mo ako makita dito sa YouTube channel ko, ako nga pala si J. Gregorio and I help Filipino entrepreneurs how to start, build, and scale their online business. At kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan na mag-like ng video na to support me on my YouTube channel and click mo na rin yung subscribe button so you will get notified sa mga bago kong video. So let's do this, pag-usapan natin. So ito yung number one, you are using a websites, a funnels, a domain. You need to verify. Before, walang ganito ah, walang ganito. Ngayon, nire-require na ni Facebook na i-verify yung domain. Alright, so maganda naman sa Facebook, meron siyang instructions on how to verify a domain. So, dito sa screen, makikita mo, I have a 3. Okay, on my 1 business manager, meron akong 3 verified domain. So, ngayon, paano ko magagawa na ma-verify yung domain ko? So, all you need to do, go to your business manager, and then i-add mo yung domain mo dito. Okay? So, once na na-add mo na, assuming, okay, kapag na-click mo na yung add, so ang gagawin mo para ma-verify yung domain, all you need to do is go to Business Manager and punta ka sa Domain Sections. So, assuming, okay, naglagay tayo ng domain itong mynewdomain.com.ph, pero hindi ko to own as an example lang. Okay lang yun kasi nga, for example natin, for our demo purpose, kailangan ko ng access sa domain na to. Example, kung saan ko man siya nabili, nabili mo ba siya sa Namecheap, or if you have a server, hosting, may mga instructions dito. Ito, yung una na to is source code. Okay, meta tag. So, may instructions siya, kailangan mo ng access dito mismo sa domain management or sa web hosting. Ito rin, ganito naman. Ito yung napansin ko na instant, real-time, na verification. So, I suggest kung meron kang access sa hosting ng domain mo, upload a HTML verification. Mas, ano to, mas okay to. Okay? So, anything naman dito sa 3 options to verify your domain. So, nandito naman yan. So, explore mo lang, ipalo mo lang yung instructions step by step. Ngayon, bakit importante yung domain verification? Una, si Facebook nagkaroon ng changes, especially last year, kung natandaan mo yun yung iOS 14 changes. Diba, daming affected. Diba, kailangan mo na mag-opt-in ng mga iOS user, iPhone user, para matrack, okay, matrack nila yung data ng person na yun, ng user na yun. So dito sa aking events manager, mapapansin mo, okay, mapupunta dito yung verify domain mo. So yun, magagamit mo lang siya, okay, yung data kapag verify mo na yung domain. Okay, so i-re-record ka ni Facebook. Tapos make sure din na dito sa aggregated event measurement, make sure na iset mo yung tamang priority. Okay, so nandito, i-click mo lang to, tapos i-click mo tong configured events, and then, example natin, alright, sabihin natin ito, manage events, edit ko lang. Dito, makikita mo, I set the highest priority, depende kung ano yung ba yung mostly ginagamit. Example, purchase, kapag meron kang product. Okay, so usually, ang lalagay mo dyan, pixel conversion, tapos, per purchase. So, usually kasi itong gamit ko dyan is schedule events. So, kapag physical product ka, if you're using Shopify or other platform, purchase, yung highest priority mo. Okay? Yung kasi yung conversion na tinatrack mo, usually. So, make sure, okay? Kapag gagawa ka ng conversions, if you have a website on your Facebook ads, on your campaign, don't skip, okay, this step, para ma-avoid mo yung mistake na yon. Number 2 is too small audience size. Ano yung too small audience size? Okay? Ibig sabihin, kung magta-target ka sa Facebook, hindi na nagwo-work yung small audience.
Okay? Ang nagwo-work ngayon kay Facebook is hindi naman ganun kalaki. Basta enough yung data. Okay? Usually ang sinasuggest ko 500k to 1 million more than yung audience size. Kasi mas nakakatulong yung kay Facebook because mas enough yung potential audience na mag-perform yung nang mas maganda yung ads mo kapag marami yung potential audience. Dati, naalala ko 2017, kahit 180,000 lang at 200,000 lang yung potential audience ko, ha, estimated, talaga nag-perform ng maganda. Pero ngayon, hindi na. Okay? Changes din ni Facebook yon. So, if magta-target ka, okay, ng potential audience, start on 500k up to 1 million plus. So, that's my advice. Okay? Advice and pwede mo siyang i-try then makikita mo yung results. So, avoid yung too small audience size. Alright? So, third mistakes na kailangan mong i-avoid on doing Facebook ads this 2022. Stop doing a complicated sales funnel process. Okay? Kung gagamit ka man ng sales funnel on your campaign, especially sa product, meron kang product, ang daming steps, complicated. Stop doing this. Kasi nga, 2022 na ngayon, 'di ba? Kailangan i-improve mo yung marketing strategy mo. Kailangan i-maximize mo, no? I-improve mo yung buying process ng mga customers mo. Okay? There's a lot of tools and solutions na magagawa mo. On my personal, ang ginagawa ko sa isang product ko, 2-step process lang on selling a physical product. Kasi if yung traditional approach, okay? Na gaya ng ginawa ko na video about how to build a sales funnel for e-commerce business. Okay? Kung napanood mo yon, one of my content. Tinuro ko doon yung typical checkout flow process na talagang, di ba, nakaka-apekto on the conversion rate. Minimize or simplify your sales process. So, isa yun sa pwede mong i-avoid this 2022. So, number 4 na mistake na i-avoid mo is don't stop. Okay, huwag kang hihinto on testing. Don't stop on testing. Kasi yung iba, maraming nagpapakonsult sa akin, napapansin ko rin na, bakit ganun Coach Jay, hindi na effective yung mga targeting ko, parang tumataas yung cost per ano ko result. Kasi nga, naka-stick lang sila doon sa isang test. Example, sa isang targeting. Okay? So, si Facebook, mayroon yung tinatawag na ad fatigue. 'Di ba? Napapagod din yung ad set mo. 'Di ba? Also kapag marami nagta-target sa specific interest na 'yon or product, 'di ba? Ang dami ng competition, tumataas ang bidding, so affected yung ad set mo, yung campaign mo. So kaya I suggest be creative on targeting, especially on testing. On testing, hindi lang 'yan sa targeting, age, demographics, behavior. Kasama sa testing is yung sales process. Okay, sa pupunta sa website mo, also yung images na ginagamit mo, kailangan hindi laging iyon, paiba-iba. Hindi naman kailangan araw-araw, but siguro weekly, kiklik ka ng another angle, basta at least, no, hindi ka nag-stick lang dun sa isang creative. Create ka ng mas maraming creative kasi nga, mas nakakatulong yon para hindi nagkakaroon ng ad fatigue. Then also dun sa targeting, ang daming interest-based behavior na pwede mong targeting sa product mo. Kung i-explore mo siya, sobrang dami pa talaga na interest-based behavior or demographics na pwede mong targetin on Facebook. Unlimited. Okay? So, huwag kang ma-stuck dun sa tinatawag na ano ba yung tatargeting ko. Di ba? So, keep on testing. Okay? Don't forget. So, number 5 mistakes na ginagawa ng karamihan ng mga advertiser on Facebook is yung wrong objective. Okay, yung wrong ad objective. Yung campaign objective. Usually, sa campaign objective, di ba meron yung tinatawag na awareness, consideration, and conversion. Ngayon, kung magbebenta ka, okay, at ang goal mo is purchase talaga, use conversion. Maraming beses ko na itong ginawa. So, on conversion ko, bakit ang konti lang ng clicks? Pero may benta. Tapos, on my traffic campaign, ang daming clicks. Okay, parang 5 times dun sa clicks ng conversion, pero walang benta. Okay, and on my comparison, talagang design si Facebook, kung ano yung objective na select mo,
eh yung ibibigay ni Facebook na kung ano may yung desired result mo. Example, send message. As much as possible, maka-generate ka ng send message. Okay? Na inquiries dun sa ads mo. If engagement naman, campaign, dun sa consideration, maraming likes, maraming comments, shares, engagement. Okay, make sure lang na engaging yung copy mo or yung video mo. Kapag video views, nakalagay naman doon, ibig sabihin, maraming makakita ng video mo. Okay, huwag kang aasa na kapag video views or engagement campaign mo, may benta ka na sa product mo. Kahit ilagay mo man yung link doon, okay, hindi yun talaga magko-convert ng maganda. So, if meron kang website, a funnel, product page, use conversion. Dahil doon naka-design yun. Okay, to optimize kasi doon may ilalagay yung website, your pixel, para alam ni Facebook kung paano i-optimize ng tama, ipapakita sa right audience, right Facebook users yung ads mo. So, isa yun sa kailangan mong gawin. So, don't confuse. Okay, may mga tamang objective talaga na kailangan mong gamitin at matutunan. So, number 6, ito medyo advanced to, especially kapag nagtatargeting ka na, or yung custom audience, kung nakapag-create ka na ng retargeting or create a custom audience, look-alike, nagtinatawag na ganyan, familiar ka na dito. Before, di ba, wala pa yung iOS. So, okay lang na, kumbaga, i-explore mo yung tinatawag na website visitors. Okay? So, dahil ngayon nga is meron ng limitation, okay, sa mga iOS users, I suggest na huwag kang magre-rely dun sa tinatawag na website visitors, yung custom audience. Okay? Marami pang mga custom audience na pwede mong i-track na maganda yung ano, maganda yung magiging results mo. So, example, on video views, you can use custom audience ng video views para hindi lang nakadepende ka sa mga taong nagpunta sa website ko, tapos gagawa ko ng retargeting, gusto ko ipakita lang sa mga pumunta dun sa website ko, okay naman yon. May limitation, di ba? Hindi lahat ma-analyze ni Facebook kasi nga may iOS na, di ba? Yung mga iOS users, affected ka dun. So ngayon, sa video views, ang maganda dun, di ba? Or sa engagement na custom audience, yun yung isa sa pwede mo or ilan sa mga pwede mong gawing custom audience para sa retargeting campaign mo, 'di ba? Mas ano siya. Mas effective yung retargeting mo. Marami kang different audience na tina-target, ng mga nanood ng video, nag-engage, kasama na rin yung nagpunta sa website mo. Custom audience ang tawag doon. So kung nagtatanong ka ano ba yung custom audience, Coach Jay? Yun yung mga data mo na na-generate on Facebook. If you have a pixel, ma-generate mo, mababalikan mo. Kaya mong pabalikan yung mga tao na yon na nagpunta sa website mo, na ipakita ulit yung ads mo. Okay, kapag may pixel ka. Video views naman, ang purpose nun, merong set up si custom audience na specific. On custom audience, punta tayo dito sa events manager or search ko. So, dito sa audience, makikita mo dito, meta na ang logo ni Facebook. Ah. Alright, create custom audience. Okay, so dito sa part na to, ito yung sinasabi ko sa'yo na sobrang dami. Don't rely on website. Alright, customer list, pwede ka rin mag-upload dito, offline activity. Ito, meta source na, no? Dati, ano yan, Facebook source. Okay, video. Next ko yan, tapos ipipilter ko lang yung mga 50% na nakapanood ng video in the last, usually 7 days dapat, 30 days na lang. Tapos ininame ko to. Okay, watch video last 30 days. Okay, description is optional. Choose a video. Facebook page. Select ako ng Facebook page. Ito na lang. Isa sa physical product ng misis ko. So, meron siyang video dito. Okay, ito na lang. Select natin. Meron 23,000 views. Itong bago niyang ad. Watch video last 30 days. And then, create audience. So, meron na akong custom audience na pwede ko nang targetin on my retargeting. So, ganun lang siya nag-work. Ang dami pa dito, I suggest na i-explore mo yung pag-create ng custom audience. Look-alike, create another custom audience. Ang dami. Facebook page engagement. Ang dami mong pwedeng
gamitin ang mga data na binibigay ni Facebook. Helpful 'yon sa mga advertiser. Okay? So, huwag mong pagsawalang tabi to kasi nga makakatulong to sa iyo on scaling your business, 'di ba? Para makakuha ka rin ng mas mababang cost on your ads. Okay? So gamitin mo 'tong custom audience. All right. So ngayon, next naman. Ito. Mistake din to na madalas ginagawa ng mga advertiser, marketer na hindi sila mapakali dun sa campaign, sa ads nila or sa ad set. Lagi nilang tinitingnan, na-attempt sila minsan, lagi nilang chini-change. So isa yun sa mali. Example dito sa ating screen on ad set, makikita mo dito na okay, performing naman, maganda yung send message, mura lang siya. Ngayon kapag tumaas, na-attempt ka na i-click yung edit, change yung targeting, 'di ba? So, ang masasuggest ko, don't change. Okay? Huwag mong gagalawin. Kumbaga, kung na-submit mo na 'yan, kahit yung budget niyan, targeting, wala ka nang gagalawin diyan. Ngayon, paano naman Coach G, gusto kong mag-improve yung ads ko? I-duplicate mo. 'Di ba? I-duplicate mo siya. Tapos another review, di ba? Duplicate mo, i-change mo na dun yung targeting pag after mong ma-duplicate. Also, kung magbabago ka rin ng ad copy, okay lang din, targeting, budget, yun yung way para nakakif pa rin yung, alam natin, kasi 7 days talaga yung learning pace ni Facebook sa ads, okay? Sa campaign mo, sa ad set, basta sa ads mo. 7 days yung kailangan niya para malaman ni Facebook, magkaroon ng matapos yung learning pace. Si Facebook nag-aano yan, di ba? Sa based on algorithm ni Facebook, merong learning pace. Okay, ino-optimize man yung ads mo. Ay experience na ganun minsan, unang araw, tatlong araw, pangalawang araw, pangatlong araw, mataas ang cost per conversion. And then after 4 days, 5 days to 7 days kasi dumadami na yung engagement dun sa ad post eh. So nakakatulong din 'yon. So enough na yung learning pace ni Facebook and then tuloy-tuloy na consistent na mas mababa na yung cost per result na nakukuha ko. Whether if you are conversion or a send message, yung campaign mo. So, my advice, don't change your campaign, your ad set. Okay? Huwag mong babaguhin. Kung babaguhin mo man siya, duplicate. Okay? Yun yung ma-advise ko. Okay? Siyempre, hintayin mo rin. Kung willing ka namang maghintay, hindi naman ganun kamahal yung cost per result mo, which is kaya pa. Okay, kaya pa ng budget mo, hindi pa ganun kataas. Hintayin mo yung 7 days na matapos bago ka mag-decide na i-kill na, i-turn off mo na. Okay, nasa sayo. Yung iba, 3 days lang, ino-off na. Pero I suggest 7 days. Bigyan mo ng pagkakataon. Kung okay naman yung video mo, di ba, copy mo, tiwala ka naman sa ginawa mo. Okay, 7 days yung pinaka-best. So ngayon, number 8 na tayo. Isa to sa hindi natin alam, si Facebook, meron siyang tinatawag na survey. Ang tawag dun is yung customer experience survey na hindi mo nalalaman yon. Si Facebook ang gumagawa nun. Example, merong bumili sa page mo, okay, sa ads mo, basta sa page mo, alam ni Facebook na merong transaction na nangyayari dun. Ngayon si Facebook, from time to time, dun sa Facebook users na yon, nagkakandak niya ng survey. Survey, tatanungin ni Facebook, satisfied ka ba dun sa product na binili mo? Okay? Ganito, merong na hindi ka ba satisfied? Pwede mong ilagay dun. Ngayon, kapag nilagay dun ng mga customers na hindi sila satisfied, poor experience, bababa ngayon yung page score mo, which is makaka-apekto yon on your ads. Okay, on your page. Kasi nga, mababa. Tapos, minsan kapag sobrang baba na talaga, ang dami ng report, sobrang poor customer experience na hindi daw dumating yung product, na-scam daw sila, hindi na nireplyan. So, mangyayari doon, iyon na yung time na magagawa ng action si Facebook at iti-take down yung business manager mo. Okay? Disable na. Kasi nga, mababa yung page, score mo yung experience ng mga tao doon sa binibenta mo na product. Kaya, I suggest, improve your customer experience. Okay? So, customer first. Kasi nga, yung product na binibenta natin, syempre, para makatulong sa kanila. Hindi naman tayo dun sa transactional business lang. I make sure na kung meron silang tanong dun sa, ano mo, sa product mo or nag-inquire, okay, replyan mo. Okay, huwag mo awayan.
kung nanghihingi ng refund, bigay mo yung refund, ibalik mo yung product, balik niya yung produkto. Kasi nga, para yung customer experience is nandun pa rin, nababantayan mo siya. Next one. Last na pala tayo, last one. O number nine na. So, isa to sa kailangan mong matutunan. Mistake to kapag hindi mo siya inaral at hindi mo siya natutunan. Which is yung tracking your numbers. Okay, on Facebook, kailangan meron kang sineset dyan na goal. You can use a Excel on my coaching program sa G. Gregorio programs ko on Facebook Ads Mastery, one of my course. Meron akong ginawa doon na calculator, which is lahat ng data from the clicks, budget, magkano yung bumili, ilam yung purchase today, monthly basis. Gumawa ako nun para matrack nila yung data, yung numbers ng business. Kaya nga ka nagpe-Facebook ads, di ba, hindi naman naglagay ka lang dyan ng 500 a day, tapos meron ka ng benta, aasa ka. Malalaman mo lang kung makakabenta ka if alam mo yung numbers mo. Sa 500 ba, kailangan ilan yung mabenta ko? Sa 500, isa lang yung naibibenta mo, tapos sa isang produkto mo, ang kita mo lang, 250, palawal ka pa ng 250, di ba? So, yung customer acquisition mo is doble, mahal. Lugi ka. So, kailangan alam mo yung numbers mo. Tapos sa send message, minsan may mga nagtatanong sa akin, Kuchi, ang mahal na ng send message ko. Magkano? Magkano ba yung kaya mo na hanggang magkano? Ngayon, kung mahal man yung send message mo, pero mahal naman yung produktong binebenta mo at maraming bumibili, quality yung leads na nakukuha mo, okay lang yon. But kung sobrang mahal na, tapos based on your target numbers, wala talaga. So that's the time na makakapag-decide ka na i-kill na yung ads mo, stop na, test another campaign, another angle, another creative, messaging, yun dapat. So once na meron kang numbers, yun yung indicator na, okay, change tayo ng ad copy, o change tayo ng targeting, change tayo ng location, or ng messaging on ad copy. So that's my tip na pwede mong gamitin this 2022 and beyond. Ayun. Yung simula nag-ads ako, ganun talaga yung numbers ang pinaka-importante sa akin. Kapag nagraran ako ng ads, yun yung lagi kong binabantayan, numbers. Hindi yung, okay, targeting, change, ganito. So, once lang yun kapag magsaset up ka. So, I hope na klaro sa iyo yung shinare ko na top 9 Facebook ads mistakes na ginagawa ng karamihang advertiser na hopefully ma-avoid mo yon para maiwasan mo. Diba? So, anything questions, let me know on the comment section below or kung marami kang natutunan dito sa ating short video, comment ka rin sa ibaba ng video na to. And pakilike na rin yung like button on this video to support me on my YouTube channel. So, thank you so much for watching this video. This is Coach J. Gregorio. Make today a better than yesterday. Keep safe always, and I will see you on the next one. God bless.